Okay guys, ang vlog natin ngayon is kung paano ba pinapalitan ng tubig tong mga ganito na liquid cooler, no? Na mga ganito na Sigotep. Yung brand sa akin is Sigotep na liquid cooler na 120 kasi sahal lang yung fan. Tapos yung dalawahan naman is 240, no? So ang mga kailangan natin is screwdriver, tapos injection, tapos tubig na distilled water, no? So kinat ko na lang para madali na kunin yung tubig, no? At tapos tissue kung in case kung may nabasa, no, sa mga part. Okay? Una is tanggalin muna natin yung itong liquid cooler natin, no, sa likod, no. Screwdriver lang yung ginagamit natin, guys, no. Pagtanggal. So, kailan ba tayo nagpapalit ng tubig dito sa liquid cooler natin is kung yung parang maingay na siya, no. Tapos yung tubig niya is magaan na yung liquid cooler niya, no. So ito. Ito yung forma niya, guys. Yung ganyan. Tapos yung fan nandito. So pagtanggal ito, guys, is titignan mo lang. So kung may mga liquid cooler kayo dyan, ito luma na liquid cooler na to, no. Hindi na yun to yung mga RGB na kumukulay, no. Pero may ilaw pa din siya. So titignan mo yan. May mga ganito yan, no. Yung katulad yan dito. So tatanggalin mo lang 'yan. Sa Sigotep to, guys, no. Sa ibang brand kasi iba-iba din 'yan, eh. Iba-iba din yung paraan. Pero madalas kapareho lang din, no. May mga screw lang. So dito is may parang may stopper siya, no. Tatanggalin mo lang yung stopper niya. So ganito yung stopper niya. Yan, guys. Tapos naka-screwdriver, naka-screw na 'yan, no. Yung ganyan na screw. Okay. So, pagtanggal ito is ganito lang. So, tatanggalin mo lang yung screw, ganyan. Okay. Yan. Try natin kunin. So pag ganito, guys, ito napalitan ko na ng tubig to. Pinapakita ko na lang paano saan yung daanan para magpalit ka ng tubig. So ganito lang. Diyan, dito sa may butas na 'yan. Tusok mo lang yung injection. Maglagay ka ng tubig, tapos ipipisil mo lang 'yan, no, dito, no. Ganyan. So kukuha ka lang ng tubig. Tapos pag kumuha ka ng tubig is ilalagay mo lang dito sa butas, no. Yan, ganyan. Yan. Okay. Tapos pag napuno na yan, guys, may tubig yan na lalabas yan, no. Yan. So lalagyan mo lang ng tissue. Tapos gaganan mo lang yan para yung tubig niya is papasok doon sa tubing, no. So gaganan mo lang lagi, no. Tapos at ang sa akin naman ginaganito ko, no, kung may laman na ba na tubig para malaman ko. So yun, ganyan. So pag kulang pa rin, lagyan mo na lang ng tubig ulit, tapos gaganon man lang ulit, no, para malagay talaga doon sa loob niya yung tubig. Yun. Okay. Tapos pag ilalak mo lang ulit is ganoon pa rin, screw pa rin. Tapos is screw mo lang din ulit, no.
So, pag feel nyo guys na mahina na yung cooling system niya, hindi na tulad ng dati, nag-iinit na siya, tapos kahit pinapalitan nyo na ng thermal paste, ganoon pa rin, eh baka wala na ng tubig yung liquid cooling niya. So, kailangan distilled water ha, yung nasa, kadalasan kulay green yan eh, yung mga distilled water. Ano ba ito ilagay? Ha? Yan. Screw mo lang ulit. Yan. Bibigat yan yung liquid cooling nyo, no? Pag marami na yung tubig na lagay mo. Kasi pag wala, maliit, wala na yung tubig yan, is magaan na yung liquid cooling. Lagay mo lang din ulit yung stopper. Yan. Sa sigotip to, no? Hollow, sigotip hollow 120 to. Ito yung sa akin. So, ganun lang guys. Pagpapalit ang tubig sa liquid cooling. Tapos, lagay natin ulit dito. I-screw lang natin. Saglit lang. Kukunin lang natin yung screw. Lalagay lang natin ulit. Yan, ganun lang pagpapalit ng tubig guys, no, sa liquid cooling nyo, no? Yan, so kailangan distilled water, huwag nyo kalimutan. Hindi pwede ordinaryong tubig, yung mga tubig sa puso, hindi yun pwede, kasi baka may minerals yun eh, magkaklag yung liquid cooling nyo. Okay, so yun lang guys, thank you, at sige, yan, goodbye. Oh!